Nasa 100 traffic enforcers ang idineploy ng MMDA sa Commonwealth Avenue sa pagsisimula ng strict implementation ng exclusive motorcycle lane. Si Noel Talakay sa report live. Rise and shine, Noel. Rise and shine, Pilipinas. Ryan, tama ka. Ito nga ang unang araw ng strict implementation ng exclusive motorcycle lane dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ng Quezon City. Ngayong umaga, may mangilan-ngilan na mga motorista ang talaga namang matigas pa rin ang ulo at hindi sumusunod sa exclusive motorcycle lane pagkatapos ng halos mahigit 2 linggong dry run nito. Sinimulan ang dry run noong March 9 at dapat hanggang March 19 lang ito, pero in-extend ito ng MMDA hanggang March 26 para bigyan pa ng mahabang panahon ang mga motorista na masanay sa nasabing lane. Ngayong araw, Ryan, nasa mahigit kumulang 100 traffic enforcer ang indeploy dito sa Commonwealth ayon sa MMDA. Ang mahuhuling lalabag na mga motorista o motorsiklo at four wheels na mga sasakyan ay pagmumultahin ng 500 piso. Sa loob ng 18 days sa dry run, nakapagtala ang MMDA na mahigit 21,000 na mga sasakyan na di sumusunod sa exclusive motorcycle lane, kung saan mula sa nasabing bilang, Ryan, mahigit 16,000 nito ay mga four wheels sa sasakyan, jeep at buses, at patuloy ito na bumabaybay sa nasabing lane, habang mahigit 4,000 lang na mga motorsiklo ang out of lane. Alam mo, Ryan, hindi dapat malito ang ating mga motorista sa exclusive motorcycle lane dahil may linya ito na kulay asul at mayroon pang signage na motorcycle. Alam mo, Ryan, hindi talaga ito dapat baliwalain ng ating mga motorista dahil sabi nga ng MMDA, ito ay para rin sa kaligtasan ng ating mga motorista na bumabaybay nga dito sa Commonwealth. Nagsimula ang manikit o manghuli ang mga traffic enforcer pasado alas 6 kaninang umaga. At as of 7 a.m., mayroon na mga 60 na mga sasakyan. Halo-halo na ito, mga sasakyan at mga motorsiklo na lumalabag sa motorcycle lane. Ryan? Noel, kumusta so far? Ano yung pinakamarami doon sa mga nasampulan na simula kaninang umaga? Is it motorcycle or mga four wheels na mga sasakyan? Ang batay sa kanilang tala kanina, Ryan, ay karamihan itong mga private vehicle, kasama na rin yung mga taxi driver. Paliwanag nila na first time nilang dumaan at hindi nila alam yung mayroon pala ganitong bagong traffic law dito sa Commonwealth, kahit 2 linggong nagkaroon ng dry run ang MMDA ukol sa exclusive motorcycle lane. Pero nagbigay sila ng mga rason nila na first time nila, hindi nila alam, tinikitan pa rin sila ng mga MMDA. Walang pinalagpas, Ryan, yung ating mga traffic enforcer. Lahat ng lumabag ngayong umaga ay bibigyan talaga ng ticket violation at magmumulta ng 500 or 500 pesos. Pero hindi naman siya nag-cause ng traffic itong implementation ng motorcycle lane dyan sa bahaging yan, Noel? So far, Ryan, as of this hour, wala pa naman traffic na naitatala kasi tinatawag, pinapalagay or pinapapunta sa gilid or sidewalk yung mga sasakyan para bigyan ng violation ticket. Right. Maraming salamat, Noel Talakay.